is pentagon na ito. Balon siya mga katits at gawa siya ng semento. Ngayon, para sa may-ari ng site na ito, makinig ang mighty sir dahil ang gusto ni sir, makahanap agad ng giveaway or mababaw na deposito. Kaya ano bang iniintay natin mga katits? Let's do this! Hogis Pentagon, lumang balon ng hapon, assessment 667. Magandang araw sa inyong lahat mga katiits. Isang Japanese treasure site ulit na naman ito kung saan nilapit ng isang kasamahan natin sa akin. Pero bago pala natin ito simulan, nais kong ipaabot sa inyong lahat mga katiits. Ayan, sa mga ibang kasamahan natin na gustong magpa-thermal scanning sa akin simula December 1 hanggang December 31. Pamaskong handog yan mga katits. Okay, umpisahan na natin ito kay sir. Kung mapapansin natin, may balon na Hogis Pentagon gawa ng semento. Nako, napakagandang area ito mga katits. Dahil ang pagkasabi ni sir sa akin, mga sundalong Hapon daw talaga ang gumawa sa balon na yan, base sa kwento ng mga ninuno nila. Pero ang plastada sa lugar, patag, nasa kalagitnaan ng masukal na kabundukan, wala talagang ibang tao na nakakaalam dyan, sila lang ni sir. Pero ganun pa man, ang gustong mapunterya ni sir ang giveaway dito sa mismong balon na ito. Ito ang gagawin mo sir, makinig kang maigi at makinig rin kayong maigi mga katits para madagdagan ang inyong kaalaman pagdating sa pagti-treasure hunting. Una mong gagawin sir, iguhit natin. Number 1, linisan mo ang balon na ito simula sa ibabaw hanggang sa ilalim dahil ang pagkasabi mo sir halos nasa 9 feet under yan, padown sa ilalim. Solid siya gawa ng simento, pahugis pentagon. Iguhit natin. Maganyan yung hugis niya. Nagsisignal ito na hindi lang. Natabunan kasi ang dulo eh. Papunta dyan o natabunan o. Pero pag ganyan ang hugis niyan, nagsisignal ito na hindi lang nag-iisa ang deposito sa lugar dahil ang pinakalitaw na forma base dito sa hugis ng balon na ito na pagkapintagon. Lima ang direksyon. Isa, dalawa, tatlo, apat, at lima. Lima ang target na nasa lugar. Subalit, ang isa nandito sa mismong balon na ito. Kaya ang una mong gagawin para matukoy ang giveaway, deposit, linisan mo ito, sir. Papunta sa ilalim, sundan mo ang semento na ito kung hanggang siya sa hanggang saan pa down sa ilalim. Pag nalinisan mo na, hanapin mo ang mga on-the-spot deposit na naka-engrave kung mayroon ba. Isang halimbawa, ang ganitong klasing pagka-engrave or pagka-okit, Hogis Heart. Ayan, isang halimbawa, ilipat natin dito sa kabilang illustration. Nalinisan mo na. Number 1, padown sa ilalim, simula sa taas. Ito yung pinakadingding niya. Ito yung pinakataas niya. Hogis Pentagon yan, lima ang kanto. Sa gilid na ito, busisihin mong maigi sir yung pinakadingding niya, side by side. Hanapin mo ang Hogis Heart tulad ng sinabi ko kanina na paganyan. Kasi wala namang gamit sila ni sir. Kaya nilapit nila sa akin. Ayan, paganyan ang hugis. O di kaya yung mga sign ng on the spot deposit tulad ng ganito. Ayan, pero paganyan-ganyan. Ibig sa... Sobrahan. Paganyan-ganyan. Gold yan, sir. Nagsisignal yan na
may gold deposit ang mismong area kung may naka-engrave na tulad nito. Pero hindi man masyado kalakihan ang pagka-engrave niyan. Mga singlaki lang ng posporo. Alam niyo naman ang posporo, mga katits. Ganyan lang kalaki. Ganyan. At hindi masyado pansinin ang pagka-engrave. Kaya yun ang gagawin mo, sir. Busisihin mong maigi. Linisan mong maigi ito. Padown sa ilalim. Ayan ang una mong gagawin. Pangalawa, isulat natin. Kung wala kang makita or wala ka talagang nakita ang mga sign na naka-engrave, makinis siya. Papunta sa ilalim. Ang gagawin mo, sir, pwede kayong magtisdig sa pinakailalim nito. Ibalik natin dito sa ginawa kong example illustration. Pangalawa, 9 feet under down ang pagkasabi mo. Iguhit muna natin. Tama na sa mismong sahig, sa ilalim. Ayan. Ito yung pinakasahig sa ilalim, 9 feet under. Pwede kayong magtisdig sa mismong pinakailalim. Down kayo ng 3, 2, 4.5 feet under. Lagyan natin ng toldok. Ayan, 3.5 feet under. Maghukay kayo sa pinakailalim sa sahig niya. Ibig sabihin, kung 3 feet plus 9, maging 12 feet na yan, sir. O kaya, plus 4.5 feet under. Ibig sabihin, maging 13.5 feet under. Hanapin mo ang panintruhang sign na nasa ilalim dito, sa mismong sahig niya. Ngayon, kung matamaan ninyo ang on-the-spot deposit sign na tulad nito, iguhit natin ulit. Heart siya na malapad. Halos singlaki ng chinilas, manipis siya. At nakaplat. Kung maganda sana, ito yung pangalawa natin. Kung maganda sana, para siyang sungay ng kalabaw, makinis. Parang liha, mga katits ba, na medyo makinis or magaspang. Nako, sigurado ako, sir. Nasa ilalim lang ang target, down lang sa ilalim. Panintruhan talaga yan. At ang pangatlong gagawin, iguhit natin. Kung may metal detector kayo, sir, pwede rin. I-detect ninyo ang dingding side by side, pailalim. At mismong pinakasahig. Kasi ang iba, walang ibang mga sign na nilalagay. Pero sinasalpakan nila ang mismong dingding ng isang barita. Pwedeng ganun, mga katits. Dito sa side na ito or dito sa side na ito. Madalas talaga sa dingding talaga yan. O kaya sa mismong mga kantuhan. Tanggalin natin. Ito yung kantuhan niya sa ilalim. Diyan, naglalagay rin yan ng dalawang barita. O kaya isang barita. Mga tipong giveaway yan sa mismong balon. Kasi kung bibirahin nyo ang dingding, wala, bibirahin ninyo ang sahig, wala din. Hindi ninyo alam na sa mismong kanto lang dito banda yan. Hindi magkalayo ng isang metro simula sa dingding papasok sa gilid. Ayan, yan ang pangatlo natin. Pero ang pang-apat, sir, isulat na natin ang pang-apat. Kung wala kayong makitang sign, ito ang pinakamahirap sa lahat. Pagdating ninyo dito sa 3 feet under to 4.5 feet under, walang sign na nakita. Nako, ibig sabihin, kailangan pa talagang habulin ang lalim ng balon na ito. Kung 9 feet man ang lalim niyan, down sa ilalim. I-times 3 natin. 9 feet times 3. Ayan, equals 27 feet under ang possible target. Pero bago pa man yan,
matamaan ang target, meron at meron pa rin mga sign na sasalo or magka-counter sa ilalim, pero hindi makikita mo sa 3 feet under plus 9, 12 feet under pa down sa ilalim, hindi. Kahit idagdag pa natin ang 4.5 feet down kayo, wala pa rin. Ibig sabihin 13.5 feet under down sa ilalim, wala pang mga sign na makukuha. Madalas makikita yan sa 18 feet under ang mga sign na nagpapasunod, kasi ang target nasa ilalim pa. Yan ang gagawin. Pang-apat, simple lang mga katits, pero bantayanan mo rin sir. Asa na yun, oh? Sa gilid. Ilipat muna natin saglit ang gilid ng pentagon na ito. Kasi may gilid siya, may dingding siya, oh. Dito sa side nito, yan. Linisan mo rin yan, sir. Kasi madalas, kung may sign dito na naka-engrave sa gilid, dito sa parting ito sa labas na, kasi ito naman yung papasok sa loob. Iguhit natin. Ayan o, yung mga papasok sa loob, gilid sa loob, at gilid sa labas. Gilid sa loob, ito naman gilid sa labas. Kung may mga sign dito na naka-engrave sa gilid sa labas, ibig sabihin ang target nasa labas na, at ang pinaka-power sign niya, at ang pinaka-power sign na kailangan niyo yung sundan, itong mga kantuhan niya sir, yung direction na yan, yung direction na yon, ito. Ayan. Pero travel pa rin yan. May mga ibang sign pagdating sa unahan na sasalo din, tulad na lang ng mga lumang punong kahoy. Ibig sabihin yung isang kanto na direction na yan pagdating sa unahan, hindi magkalayo ng mga 7 to mga 18 meters. May mga sign dyan na sasalo, mga lumang punong kahoy, mga bato. Yun din ang kailangan ninyong bantayanan kung may matamaan. Pero wala naman tayong nakita base lang sa video mong ito. Dito lang nag-focus, kaya dito rin tayo magbigay ng mga simpleng assessment reading. Yun ang gagawin mo sir. Okay, sa pagtatapos dito sa simple assessment reading natin, sana nabigyan natin ng simpleng gabay ang isang kasamahan natin at makuha niyang target sa area niya. Uulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat mga katits. Ang pamaskong handog natin, ayan siya mga katits.